Good morning po mga kapatid. Good morning din po sa mga kasama po natin online at sa mga kasama po natin sa Senior Citizen Room. Naranasan na po ba ninyong mawalan? Mawalan ng someone or something you love sa ating pong mga buhay. Ang iba siguro nawala na ng pera. Lagi naman ano. Ito, madalas itong mawala talaga yung perang yan. Ano? Magandang buhay. Oh, nawawala ko minsan yan. Ano? Trabaho. Nawalan ka ng ikabubuhay. Nawalan ka ng pagkakakitaan. May ganyan. Ano? Yung iba nawawalan ng bahay dahil sa mga kalamidad. Sunog, baha, mga lindol na sumisira ng mga tahanan. Nawalan ng minamahal o magmamahal sa kanila. Yung iba naman, nawalan ng cellphone. Dati, madalas talaga tayong mawalan ng cellphone, ano, nami-misplace natin. At yung iba naman, nawawalan ng sarili. Ano, nawawala sa sarili nila. Ano, so, hindi kinakaya ang mga sobrang pag-iisip sa kanilang mga suliranin sa buhay. Kaya naman, nawawala pati ang sarili nila. Ano, yung iba naman, sa tono nawawala. Ano, losing something or someone you love is not easy. It really hurts. But losing yourself is worse. Pag nawalan ka ng cellphone, lalo na kung hindi pa bayad, masakit. Diba? Pag nawalan ka ng pera, masakit. Pag nawalan ka ng bahay, masakit. Pero iba kapag ang nawala, sarili. Ano? Pag nawala ka sa ulirat, ikaw ay naglalakad na sa kalsada, tinatawag mo si Crispin at Basilio. Hindi mo naman anak. Job 3:20-22. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Kamatay hinahanap, ngunit hindi matagpuan. Hinuhukay at ninanais higit pa sa kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. So what's the point of life? Sabi po ni Job. Nung maranasan niya ang lahat ng uri ng paghihirap sa buhay, nawala ang lahat sa kanyang buhay. At sabi niya, nawala na ang lahat sa akin, pati buhay ko gusto ko nang mawala. Yun yung point niya. Ano, yun ang nais niyang ipaunawa. Sadly, maraming ganyang tao, dahil sa bigat na kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, gusto na rin nilang lisanin ng mundo. Because painful situation, losing something or someone you love could twist the mind. Bumabaluktot talaga ang isip ng isang tao, lumiligwak ang kanyang isip kapag sumobra ang mga pag-iisip at mga hindi kinakaya ang mga dalahin sa kanyang buhay na bunga ng mga pagkawala. Unang hari, 14. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Si Elias yan. Siya yung init na init sa paglaban sa idolatry sa kanyang panahon. Siya po ay lumalaban sa katiwalaan ng kanyang pamahalaan sa kanyang kapanahunan, spiritual leader ng Israel. Sobrang napagod, sobrang nagutom, sobrang nag-alala, sobrang natakot, gusto nang umayaw, gusto nang mamatay. Bumaluktot na ang kanyang isip, bunga ng sobrang niyang pag-iisip. Bunga ng sobrang dalahin sa kanyang buhay. Pero kahit gaano mang kasakit, ang dinadaanan natin sa araw na ito o sa mga panahong ng mga pagdurusa natin, we need to survive it. Kailangan lang nating ma-overcome yung mga moment na nagdadrama tayo. Ano? Kasi yung mga moment ng pagdadrama, sandali lang yan. Ano? Kailangan nating isurvive yung mga moment na yon para muli tayong magkaroon ng kalakasan para po harapin ang mga hamon ng buhay na dinadala natin, bunga ng mga nawawala sa buhay natin. Because losing something and someone is just a temporary. Pansamantala lang. Lahat ng nawawala sa buhay natin, pansamantala lang yan. Di ba? May mga nawawala sa buhay natin, sandali lang. Ilang oras lang, ilang araw lang, ilang linggo lang. Matatagpuan na nating muli. Di ba? Makikita na nating muli. Nawalan tayo ng cellphone, paringin mo lang.
Mamaya makikita mo na misplace mo kasi. O kahit hindi siya mag-ring, nag-iisip kang may nanakaw na misplace mo lang, mamaya makikita mo rin. Nawalan tayo ng susi, lagi yan. Lagi tayo nawawalan ng susi ng sasakyan, hindi mahanap kung nasaan. Di ba? O, sandali lang, ilang minuto lang, ilang oras lang, makikita na natin. Nawalan tayo ng salamin. Hanap tayo ng hanap. Galit na galit tayo sa anak natin. O kung sino pa man lang nasa bahay, maya-maya makikita rin natin. Nami-misplace lang natin. So maraming mga bagay sa buhay natin ang kuminsan ay nawawala, pero temporary lang. Mabilis lang matatagpuan din natin. May mga tao rin sa buhay natin na bigla na lang mawawala. Minsan isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, di ba? Minsan ganyan. Pero makikita nyo rin muli yun. Kasi lahat naman ng uri ng pagkawala, temporary lang. Sabi nga, ang buhay daw ng tao para lang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba, kasi nga walang permanente sa mundong ibabaw. Ang kailangan lang natin, isurvive yung mga moment na nagdadrama tayo dahil sa sakit at bigat na nararamdaman natin. Sabi nga, mahapdi lang naman ang sugat habang ito'y sariwa. Pero paglipas ng ilang araw, linggo, buwan, natutuyo na ang sugat, hindi na masakit kahit idiin mo ng idiin. Diba? Kasi nga, gumaling na. Sabi nga nila, lahat daw ng sugat, ginagamot naman yan ng panahon. Lamentation 3:19-23, simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naalala, at ako'y labis na nabibigati. Gayunpamay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Ang ganda-ganda ng realization ng propeta habang siya'y nagdurusa. Sabi niya, wala akong puntahan, wala akong sulingan na hindi ako nagdaranas ng mga paghihirap. Puro pait, puro sakit ang nararanasan ko sa buhay. Dusa, di ba? Sabi niya. Pero pag naalala ko, meron akong naalala that gives me hope, sabi niya, and that is God. His love, His mercy, His faithfulness. Hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. They are new every morning. Kailangan lang nating isurvive ang gabi dahil may umagang nag-aantay na mga bagong pagpapala. Sabi nga, in life, winning and losing will both happen. What is never acceptable is quitting. Totoo naman yan, mga kapatid. Ano po? Ang buhay natin is a mixture of success and failure, winning or losing. Diba? Nawawalan tayo o nagkakaroon, binebless o binabawian ng blessing. It happens. Nangyayari yan. Hindi mo mang gusto, pero mangyayari at mangyayari yan sa buhay natin. Ang hindi acceptable is we are quitting. Kung tayo nagkukwit, di ba? Kung tayo po'y umaayaw, sumusuko at bumibitaw. Kaya mahalagang maging malakas, mahalagang alam natin ang pwedeng gawin kapag dumarating sa atin yung iba't ibang uri ng hirap sa buhay na bunga ng mga pagkawala. Like Job. Alam niyo si Job, lahat na lang ng bagay sa buhay niya nawala. Pero ang galing-galing niya. Meron tayong matututunan sa kanya. Hope, isa, dalawampu, hanggang dalawampu dalawa. Tumindig si Hope. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos ay nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay. Siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Hope. Hindi niya sinisi si Yahweh. Nalungkot, nagluksa, nagdalamhati si Hope pagkatapos na mawala ang lahat ng bagay sa buhay niya. Ano po ba ang mga nawala kay Hope? Nawalan siya ng 10 anak. Imagine that, yung mawalan ka lang ng isang anak, talaga namang baka mabaliw-baliw na tayo. 10 pa, sa isang araw, nawala ang lahat ng anak niya. Nangamatay lahat. Sa isang trahedya, nawala ng ikabubuhay. Lahat ng kanyang mga ari-arian, ninakaw, pinagpapatay, sinira ang kanyang mga ari-arian. So naghirap ang kanyang buhay. At higit sa lahat, nawala ang maganda niyang kalusugan. Nagkaroon siya ng bukol na mga nagnanaknak mula ulo hanggang talampakan. Di ba? Kaya naman ang ginawa niya,
So, nag-ahit ng ulo, nahiga sa lupa, sign ng kanyang sobrang pagdadalamhati. E alang nga namang magpa-party pa siya. Napakabigat na ng kanyang mga dinaanan. Siyempre, unang reaksyon yon, maging malungkot, magluksa, magdalamhati, umiyak, magmukmuk. Kasi meron siyang valid reason to cry and to be sad. Pero after that, anong ginawa niya? Nagpatira pa sa lupa, nagpuri at sumamba sa Panginoon. Ang daming nawala, ang daming namatay, ang daming nasirang ari-arian, maging ang kanyang katawan. Pero ang sabi po ni Job, wala naman talaga akong dala nung ipanganak ako. Wala rin akong dala pag alis ko. Pinahiram ako ng Diyos, binawi na ng Diyos, purihin ang Diyos. Ang galing-galing ni Job. Nawala na ang lahat sa buhay niya, marunong pa rin siyang magpuri at sumamba sa Diyos. Anong lesson? Dahil ang pagsamba, hindi lang para sa mga pinagpala at pinagpapala. Ito ay para din sa mga binawian at nawalan ng mga pagpapala. Nakita niyo si Job, ang bigat-bigat ng pinagdadaanan, nawala na ang lahat sa buhay niya. Everything was lost in his life just in one day. Pero ang sigaw pa rin niya, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Nagpatira pa sa lupa, symbol of worship. Yan pa rin ang kanyang ginawa. Kaya kapag may mapapait na dinadaanan tayo sa buhay, pag may mga mahalagang tao o bagay na nawala sa buhay natin, lalo tayong sumamba sa Diyos. Lalo tayong lumapit sa Diyos. Huwag ang tatakbo papalayo sa Kanya, dapat ang takbo natin papalapit. Dahil paano ka muling pagpapalain kung lalayo tayo sa Diyos? Saan tayo muling kukuha ng lakas? Saan tayo muling kukuha ng pagpapala kung tayo ilalayo sa Kanya? Sabi ni Job sa Job 13:15, "Though He slay me, yet will I trust in Him, but I will maintain mine own ways before Him." Sabi niya, nawala ang ari-arian ko, nawala ang maganda kong kalusugan, namatay lahat ng anak ko, kahit pati ako patayin ng Diyos, sa Diyos pa rin ako. Hindi ako aalis sa Kanya. Yung pag-asa ko, yung pananampalataya ko, yung aking katapatan ay sa Diyos ko pa rin ibibigay. Napakagaling nitong si Job. Lahat na nawala sa Kanya, sabi niya, kahit ako buhay ko, kunin pa ng Diyos, sa Diyos pa rin ako. Yan ang kanyang gagawin. So he stayed to God, praising God, worshiping God. Take note, anong ginawa ng Diyos sa buhay niya? Tingnan nyo, sa katapus-tapusan ng kwento ni Job sa Job 42, verse 12 to 17, ang mga huling araw ni Job, take note, higit na pinagpala ni Yahweh. Nakita niyo yung word, higit. More than before, yung blessing na natanggap niya sa Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, 10,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki, 3 anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kesha at Keren Hapuk. Ang mga anak na babae ni Job ay pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon, inabutan pa niya ang kanyang mga apo sa 4th na saling lahi. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Nakita niyo mga kapatid, lahat na wala sa kanyang buhay, pati sarili niya, maari nang mawala dahil sa kanyang sakit. Pero anong sumunod? Binless pa siya ng Diyos, more than before. Why? Kasi kahit anumang pinagdadaanan niya sa buhay, inuna pa rin niya ang pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya higit ang pagpapala ng Diyos na natanggap niya. Biruin niyo, yung kanyang ari-arian, dinoble. Yung mga anak niyang 10 nawala, pinalitan. At take note ha, sabi doon ay pinakamagaganda sa buong lupain. Pang Miss Universe ang kanyang mga anak, pang Mr. Pogi, di ba, ang kanya pong mga anak. Tapos, ang kanya pong buhay ay umabot pa ng napakatagal. Inabot pa niya ang 4 na saling lahi ng kanyang mga kaapu-apuhan. Binless siya ng Panginoon kasi inuna niya ang pagsamba, hindi drama. Ano? Kundi ang pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon.
Nawalan ka na ng blessing, lalayo ka pa sa Kanya. E di lalo kang mawawalan. Binawian ka na nga ng mahalagang bagay, mahalagang tao sa buhay mo, tas lalayo ka pa sa Diyos. E saan ka kukuha ng blessing ulit? Si David. Sa ikalawang Samuel, 12:28. Paglipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulong-bulongan ng mga alipin kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ang bata? Tanong niya. Patay na nga po kamahalan, sagot naman nila. Pagkaraan nito bumangon si David, naligo, nagbihis, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain. Ano ang ginawa ni David nang bawian siya ng anak? Nung mamatay ang kanyang anak, pumasok sa bahay ng Panginoon, nagpatira pa. Sumamba sa Diyos. Diba? Hindi niya inuna ang pagluha, pag-iyak, pagmumukmok. Ang inuna niya ay pagsamba sa Diyos. At anong ginawa ng Diyos sa buhay niya? Verse 24, inaliw ni David si Bathsheba, sinipingan muli. Muli itong nagdalang tao at ng anak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan ni David sa bata. Nawalan siya ng anak pero pinalitan ng Diyos. At anong kapalit? Solomon. Kilala naman natin si Solomon. Pinakamarunong na taong nabuhay sa mundong ibabaw. Napakahusay na hari. Walang kaguluhan sa kanyang kapanahunan. Diba? So napakainam. Yung ipinalit ng Diyos sa kanya, napakaganda. Dialogue kasi ng iba ganito. May problema ako ngayon, di na muna ako mag-church. Ang dami-dami kong pinagdadaanan ngayon, di na muna ako a-attend, di na muna ako mag-worship. Wede, wow, good luck sa'yo. Ano? Pag ganyan ang dialogue ninyo, lalo kang dapat lumapit sa Diyos. Siya lang ang tangi mong lakas at pagkukunan mo ng lakas sa ganyang mga panahon ng buhay. Juan 6:6-68. Mula noo'y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Nag-aalisan ang lahat ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Iniwanan siya, ayaw na nilang sumunod sa kanya. Tinanong si Jesus ang kanyang mga alagad, yung 12, yung inner circle niya. Sabi niya, kayo, gusto rin ba niyong umalis? Ano sagot ni Pedro? Aba, nasa inyo po ang buhay. Kayo ang nagbibigay buhay. Kayo ang buhay. Saan kami pupunta? At di para kaming nagtampo sa bigas. Ganun ang ibig sabihin ni Pedro. Dahil alam niya na ang pagpapala dito sa lupa't maging sa kabilang buhay na kay Jesus lang. Kaya saan kami pupunta kung lalayo kami sa inyo? Diba? Tingnan yung katabi niya. Narito yan kasi may problema yan. May dinadaanan yan sa buhay. Tingnan mo, baka isa ka sa mga pinagdadaanan niya. O, tanongin mo, isa ba ako sa mga bit-bit mo ngayong problema? Ano? Baka kasama ka, ha? Alam niyo kung ba't narito yan kahit may bagyo, kahit umuulan, sinuong ang ulan, makarating lang siya rito. Yung iba, nag-online na lang. O, yan ha, mga naka-online. O, alam niyo kung sino kayo. Ano? Di ba? Sinuong ang ulan, narito sila ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi alam nila, dito sila kumukuha ng lakas. Dito tayo kumukuha ng panibagong pag-asa. Di ba? Ng lakas na ibibigay ng Panginoon sa atin sa mga pagharap natin sa mga hamon ng buhay. Di ba? Lalo na sa buong isang linggong muli na tayo po'y dadaan sa mga hilahil ng buhay. Kaya lagi nating ini-encourage, di ba? Do not skip Sunday. Di ba? Mga gatherings natin. Kasi buong isang linggo, pagod na pagod ka. Ang daming nakaka-stress na tao. Ang daming nakaka-stress na sitwasyon. Tapos, lalayo ka pa sa Diyos pag linggo. Saan ka kukuha ng lakas? Ano mangyayari sa inyo? Kaya tayo nalulugmok. Kaya tayo lalong namumroblema sa buhay. Si Job, si David, binawian ng mga blessing sa buhay nila. Dumapa, sumamba sa Diyos. Binless silang muli ng higit-higit pa sa kanilang inaasahan. Diba? Yan ang napakahalagang lesson, mga kapatid. Pangalawa, bahagi ng buhay natin ang anumang uri ng pagkawala. Dahil walang permanente sa mundong ibabaw. Kahit anong gawin nating pagsusumikap,
mawawalan at mawawalan tayo. Lahat ng pera mo, ilagay mo sa bangko, maniwala ka sa akin, wi-withdrawin mo din yan isang araw kasi meron kang paggagastusan. Mawawala at mawawala ang lahat ng bagay na meron tayo sa buhay na ito. Diba? Lahat ng ating pong mga pinundar, isa-isang nawawala. Diba? Kasi ayaw man natin at gusto, isang lindol lang, isang baha, isang sunog lang, wala lahat yan. Kasi walang permanente sa mundong ibabaw. Buhok nga nawawala eh. Tingnan mo katabi mo. Diba? Totoo? Oh, ang dami nang nawala. Ang kapal-kapal ng buhok niyang rati. Naubos na. Oh, yung ngipin natin nawawala, nauubos. Oh, yung yaman nawawala. Ang tao namamatay. Lahat ng bagay nawawala. Kasi walang permanente. Lahat pansamantala lamang. Kaya sa ayaw at gusto natin, mawawalan at mawawalan tayo. Hindi ito bago. Hindi ang kataka-taka. Nawawala ang pera. Nananakaw ang sasakyan. Diba? Namamatay ang tao. Kaya minsan nagturo si Jesus, diba? Sa Matthew 6, verse 19 and 20. Huwag kayong mag-impok na kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto, kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang nasisirang insekto, at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Yung kayamanan sa lupa, sabi ni Jesus, mawawala at mawawala. Kasi may magnanakaw, may sumisirang anay, may sumisirang mga insekto, merong mga kalawang na sumisira. Lahat ng yan, sabi niya, prone sa pagkasira, prone sa pagkawala. Kaya sabi ni Jesus, ang impukin ninyo, kayamanan sa langit. Kasi doon, hindi yun mawawala. Yun ang hindi nawawala, kayamanan sa langit. Nakita nyo si Job, nung buksan ang tabing ng kanyang kwento sa Job chapter 1, ipinakilala siya bilang pinakamayaman sa buong lupain, pinakamahusay na tao, pinakamabuting tao. Diba? Lahat nasa kanya na. But in just one day, everything was lost. Lahat nawala sa kanyang buhay, namatay ng 10 anak, ninakawan ng kanyang kayamanan, nawala ang magandang kalusugan. Pati nga asawa niya, nawala eh. Di ba sabi nung asawa niya, Job, curse God and die. Sumpay mo ng ang Diyos at nang mamatay ka na rin. Biruin niyo yun? Sabihin ba naman sa iyo ng asawa mo, parang wini-wish niyang mamatay ka na? Gano'ng kasakit yun? Ang mga kaibigan niya, iniwanan na siya. Sinisisi siya sa lahat ng kanyang karanasan. So lahat ng bagay sa buhay niya, nawala. Pero marunong si Job. Kasi alam niya ang lahat ng bagay, hindi permanente. Lahat nawawala. Listen, yung taong mahal ka ngayon, hindi mo alam kung mahal ka pa rin bukas. Yung boss mong tuwang-tuwa ngayon sa'yo, hindi mo alam kung matutuwa pa rin yan bukas. Yung gandang-ganda ka sa sarili mo ngayon, hindi mo alam kung bukas maganda ka pa rin. Isang trahedya lang, papangit tayo. Yung business mong maganda ang kita ngayon, hindi mo alam kung maganda pa rin ang kikitain niyang bukas. Yung lakas mo ngayon, hindi mo pa alam kung malakas ka pa rin bukas. Isang sakit lang, isang stroke lang, di ba? Isang pagtaas lang ng yung blood pressure o blood sugar natin, lahat ng yan makaka-apekto sa kalusugan natin. Yung dami ng pera mo ngayon, pwedeng wala na bukas. Listen, narito kayo ngayon, hindi ko alam kung narito pa kayo next week. Tiyan mga katabi mo, tandaan mong mabuti. Narito pa kaya yan next week? Diba? Dahil lahat ay nawawala. Lahat pwedeng mawala dahil walang permanente sa mundong ibabaw. Because every family has a dying loved ones. Hindi lang si Job ang namatayan. Pati si Job namatay. Buhay pa ba si Job? Patay na. Namatayan siya ng mga anak, namatay din siya. Si David namatayan, pero hindi lang yung anak niya ang namatay, pati si David patay na rin. Hindi lang tayo ang namatayan at nakakasaksi ng mga namamatay, pati tayo mamamatay. Yang katabi mo mamamatay din yan. Tingnan mo. Mamamatay din yan. Ano?
Sabi mo sa kanya, mauna ka na, ha? Ikaw na muna, wag na muna ako. Eh, lahat naman tayo, yan ang uuwian natin. Ecclesiastes 7:2, death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Ilagay daw natin yan sa puso natin. Huwag tatanggalin. Bakit kaya ang sinasabi ni Solomon na take this to your heart, ilagay mo sa puso mo para hindi natin makalimutan? Kasi tayo sa sobrang ganda ng buhay, sa sobrang ganda na nangyayari sa buhay natin, sa sobrang saya ng nangyayari sa buhay natin, nakakalimutan natin na mamamatay pala tayo. At mamamatayan pala tayo. So, hindi natin napaghahandaan yung pinakamahalagang bagay that we will leave this earth. Na kailangan pala natin paghandaan yan. Kasi alam mo namang darating talaga ang oras ng kamatayan. Sa lagay, sila ang nauna, kaya nagdadala tayo ng sobrang lungkot. Pero kapag tayo naman ang nauna, sila naman ang magdadala ng sobrang lungkot. Sabi nga, kailangan ba bang i-memorize yan? Dapat alam na natin. Hebrews 9:27, people are destined to die. Ito raw talaga ang ahantungan ng lahat, maging banal, makasalanan, babae o lalaki, matanda o bata. Lahat mamamatay. Lahat mawawala kasi walang permanente. But listen, pag may nawala sa buhay natin, tandaan nyo palagi, may mas magandang kapalit. Yan ang pinakamainam, ano ha? Pag nawalan ka ng pera, isipin mo, may darating na mas marami. Di ba? Na blessing ang Panginoon. Nawalan ka ng trabaho, sabihin mo sa sarili mo, may magandang trabahong inihahanda ang Diyos sa akin. Di ba? Nawalan ka ng business, may mas magandang business na ipapalit ang Diyos sa akin. Hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Na kahit anumang nawala sa buhay natin, na mga mahalagang bagay, mahalagang tao, sabihin nyo lang, may inire-reading kapalit ang Diyos. Yung pinakamabuti, pinakamainam para sa akin. Diba? Yun ang kailangan nating maunawaan. Si David, nung mamatayan siya ng anak, anong kapalit? Best na anak, King Solomon. Nung mamatayan si Job ng 10 anak, anong ipinalit? Mga best na anak, pinakamagaganda sa kanyang panahon. Diba? Nung mawalan siya ng magandang kalusugan, anong kapalit? Pinaganda ang kalusugan niya, pinalusog at pinahaba pa ang buhay. Nung tinanggalan siya ng blessing, tinanggalan siya ng mga material na bagay, ang sabi roon, higit ang pagpapalang tinanggap niya kaysa dati. Nadoble ang blessing niya. Kasi may inire-ready ang Diyos lagi na mas maganda na kapalit. Tingnan niyo mga kapatid yung dialogue ni Job. Pagkatapos niyang maranasan lahat ng pagkawala sa buhay niya. Verse 7, chapter 8. Maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan kung iyahambing ang sa iyo'y kanyang ibibigay. Sabi ni Job, siguro kinakausap niya ang sarili niya dahil lumiligwak na ang isip niya dahil sa dami ba naman ng sunod-sunod na problema ang dinadaanan niya. Imagine ninyo mga kapatid ha, just in one day nangyari ang lahat ng ito. Namatayan ng 10 anak, di ba? Paano ka magsusurvive doon? Hindi ka pa nakakapagluksa doon sa kamatayan ng anak mo, narinig mo na ang balita. Yung mga ari-arian po ninyo, ninakaw. Wala na po kayong ari-arian. Pagkatapos biglang, eto na biglang nagkabukol ang kanyang buong katawan. Sunod-sunod ang mga karanasan niya, pero ang sabi niya, maliit na bagay lang ang nawala kumpara sa ibibigay niyang muli sa iyo. Yan ang kanyang pananiwala. Yan ang kanyang pananampalataya sa kanyang buhay. Kaya dapat ganyan din po ang mga panindigan natin sa buhay na ito kahit napakaraming nawawala sa buhay natin. Pakisabi sa katabi mo, move on na. May mas magandang naghihintay para sa iyo. So kung ano man ang nawala sa buhay nyo, may mas magandang inihahanda si Lord para sa iyo. Lagi kasi tayo nakafocus sa nawala. Kaya puro drama ang buhay natin. Let us try to focus doon sa natira at doon sa ipapalit niya. Diba? Tingnan nyo mga kapatid ng isang kasaysayan. Ikalawang hari, 4:1-7. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Anong maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo.
Ano bang meron ka sa bahay mo? Wala po. Maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay. Humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroong kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyan na hiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno. Umuwi nga ang babae. Pagdating sa bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinilaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis, bayaran mo ang iyong mga utang, at ang matitira, gamitin ninyong mag-iina. Mahal na propeta, sabi niya, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Mapapaliw na po yata ako. Ang asawa ko po'y namatay na iniwan po kaming katakot-takot na utang. Pagkatapos po yung mga anak ko napipintong maging pambayad utang pa, ano pong gagawin ko? Nawala na pong lahat sa akin, sabi niya. Anong sagot sa kanya ni propeta? Sabi niya, kasi nakafocus ka sa nawala. Ano bang meron ka? Sabi ng propeta. Wala na po. Isang boteng langis na lang. So sabi ng propeta, sige, umuwi ka, ganitong gawin mo, manghiram ka, nang lalagyan, punuin mo. Ginawa niyang lahat. Dumami ng dumami yung kanyang langis. Diba? Pagkatapos bumalik siya sa propeta, sabi niya, mahal na propeta, ang galing-galing, ganito po ang nangyari. Sabi ng propeta, ibenta mo lahat yan. Yung mapagbebentahan, bayaran mo lahat ng utang mo, sapat yan. At marami pang matitira para sa inyong mag-anak. Diba? Binless sila ng Panginoon. So ipinaunawa ng propeta kung anong meron siya. Ano bang meron siya? Isang boteng langis, mga kapitbahay na handang magpahiram, at higit sa lahat meron siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang gumawa ng mga himala sa kanyang buhay. At yun ang na-experience siya. Dahil nakabayad siya ng mga utang niya at lalo pa siyang pinagpala sa kanyang buhay. Diba? God bless her with so much oil to pay all their debts. At para sa kanilang ikabubuhay na mag-anak, madaming nawala, pero madaming naging kapalit sa kanyang buhay. Hindi kapareho nung nawala, pero may kapalit. Diba? Para mag-survive sila sa kanilang buhay. Panglima, don't entertain sadness too much. Hindi yan naalis. Itaboy nyo. Alam nyo kung anong malungkot? Malungkot na ang sitwasyon, pinalulungkot pa natin. Ganyan kasi tayo mga Filipino, kakapanood natin ng mga k-drama. Kaya tayo puro drama din sa buhay. Napansin niyo ang mga Filipino, ang drama-drama sa buhay. Kasi kakapanood natin ng mga drama. Drama sa umaga, drama sa tanghali, drama sa hapon, hanggang gabi drama. Kaya buong buhay natin, puro drama tayo. Kaya pag tayo ang namroblema, anong gagawin natin? Magkukulong sa kwarto. Diba? Magpapatay ng ilaw, makikinig ng kantang malungkot, diba? Papatay ng ilaw, mamaya pati siya papatay na niya ang sarili niya, diba? Ganyan ang ginagawa, tapos hindi makakain, hindi makatulog. Paano ka makakatulog maghapon kang nakahiga? Walang activity ang buhay mo, kakaisip lang. Paano ka makakakain nga nun? Gumalaw-galaw kayo, lumabas ng bahay, gumawa ng paglilibangan, paguri ng sarili, pag merong mga dinaramdam na ganyan, para makaramdam ng pagod, ng gutom, ng antok. Nagdadrama na nga kayo, tapos dinadramahan pa ninyo, hindi kayo kikilos, nakahilata kayong ganyan, tapos paggabi na, hindi na kayo makatulog. Kasi maghapon na kayo nakahiga. Pag meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, libangin ang sarili. Diba? Para tayo po'y mapagod at nang meron na tayong sapat na dahilan para matulog pag meron tayong mga dinadaanan sa buhay. Huwag nang palungkotin ng malungkot. Huwag nang pahirapin ng mahirap. You need to do something para maitaboy ang lungkot. Sabi nga, libangin ang sarili. Panganim, tanggapin mo that you don't own anything and anyone. Alam niyo, para mag-survive tayo sa mga nawawala sa buhay natin, tandaan lang nating mabuti, hindi natin pag-aari ang anumang meron tayo. Lahat ng yan ay pahiram lang ng Diyos. Lahat ng meron tayo ay God-given, God-lent. Diba? We all borrowed to God. Kaya kung merong binawi, may naalis, may tinanggal sa buhay natin,
purihin ng Diyos. Kasi pinahiram tayo. Nakita niyo si Job? Nung mawala ang lahat sa kanyang buhay, anong dialogue niya? Ipinanganak naman akong walang dala, edi siyempre, mamamatay din akong walang dala. Pinahiram niya ako, binawi na niya, purihin siya. Galing-galing ni Job, di ba? Alam niya kung anong sitwasyon niya sa buhay. Alam ni Job na kahit anumang meron siya sa buhay niya, hindi niya yung pag-aari, pahiram lang ng langit sa kanya. Pahiram lang ng Diyos. Because everything we have is God-given. Everything we have is borrowed to God. At alam ni Job na ang mga nawala sa buhay niya ay hindi kanya. Sa Diyos yun. Pahiram lang ng Diyos sa kanya. Kaya may karapatan siyang bawiin at kunin at alisin yan sa buhay natin. Kaya sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi, at least nakahiram ako. Sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth and everything on it belong to the Lord. The world and its people belong to Him. Not to you, not to me. All belongs to God. Pag-aari lahat yan ng Diyos. We borrow things, so we return borrowed things. Pag meron tayong hiniram, pag binabawi na ng hiniraman, ede, isoli nating may kagalakan. Kasi yan ang problema sa atin, di ba? Kahit sa mga katrabaho natin kuminsan, yung mga nangihiram, pag kukunin mo na yung hiniram, galit pa. Di ba? Nanghiram ng stapler, kukunin ko na pala yung stapler. So, sorry, pag galit, ginagamit ko pa eh. Di ba? Dalawang linggo na sa kanya, galit pa. Di ba? Meron ganyan mga tao. So, kapag may hiniram tayo, sinosoli yun. Pakisabi sa katabi, lahat ng hinihiram, sinosoli. Sabi mo, with feelings. Ano, baka may hiniram yan na hindi pa sinosoli. Ano? Tuktokin mo. O hayan, alam mo na ha. Lahat ng hinihiram, sinosoli. At pangpito, huwag kang papayag na ang Diyos ang mawala sa buhay mo. Okay lang mawala ang pera. Okay lang mawala ang cellphone. Okay lang mawala ang iniirog. Okay lang mawala ang anumang bagay sa buhay natin. I'm not saying na mawala sila. What I'm saying is, okay lang mawala yan. Huwag lang ang Diyos sa buhay natin. Ang malungkot kasi sa atin, di ba? Pumapayag tayong mawala ang Diyos, huwag lang mawala ang lupa. Huwag lang mawala ang pera. Huwag lang mawala ang ganito. Okay lang na mawala ang Diyos sa buhay ko. Basta't ito, hindi mawala sa buhay ko. Yan ang malungkot sa tao. Diba? Ang pinaprioritize mga bagay na material. Hindi na magkakapilya kasi magkagalit silang magkapatid dahil sa mana. Ano? Nag-aagawan sila ng mana. Ano yun? Mas pinahalagahan nyo ang mana kaysa sa Diyos? Diba? Mas pinili nyo ang mana kaysa sa Diyos? Huwag tayong papayag na ang Diyos ang mawala sa buhay natin. Bayaan yung mawala na ang lahat. Huwag lang ang Diyos. Diba? Yan ang kailangan nating matutunan. Dahil kapag ang Diyos ang natira sa buhay mo, you have everything. Pero kapag ang Diyos ang wala sa buhay mo, you have nothing. Wala tayo, mga kapatid. Walang kwenta ang buhay. Alam nyo, nagkakaroon lang ng kwenta ang buhay na maganda sa mundong ibabaw kung meron tayong Diyos. Yung yaman ng lupa, kung meron ka niyan, magiging mai-enjoy mo lang yan kung meron kang Diyos. Diba? Ganun ang ibig natin sabihin. Kasi yun ang pinakamainam pa rin. Hindi naalis ang Diyos sa buhay natin. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Sabi ng Diyos sa Isaiah 43:18-19, forget what happened long ago. Don't think about the past. I am creating something new. There it is. Do you see it? Kalimutan mo na ang anumang nangyari sa buhay mo in the past. Kung anuman ang mga nawala sa buhay mo in the past. Kung anumang tinanggal sa buhay mo in the past. Kung anumang karanasan mo in the past. Huwag mo na rin isipin yung nakaraan. Kasi may inihahanda ang Diyos na may pinakamaganda, pinakamabuti, pinakamainam para sa bawat isa sa atin. Ang tanong niya, there it is. Do you see it? Nakikita na ba ninyo yung pinakamaganda na inihahanda ng Diyos
para sa bawat isa sa atin. Let's pray. Lord, thank you po sa inyo pong mga salita na nagpapalakas, nagpapaalala, nagbibigay po sa amin ng correction sa aming mga kamalian, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Napakabuti po ninyo sa amin. Napakarami po naming mga dinadaanan sa buhay, napakarami po naming mga nangyayari sa buhay po namin na hindi po namin gusto. Pero lagi po kayong nariyan para kami po ay alalayan, tulungan, at patuloy po na suportahan, Panginoon. Ang salita po ninyo lagi pong umaangkop sa amin po mga pangangailangan. Lagi pong nariyan ang inyong salita para po kami ay palakasin sa tuwing kami po'y nanghihina. Paluin kung kami po'y nagkakamali, turuan sa amin pong mga kamangmangan. Kaya thank you Lord sa inyong pong mga salitang ito. Marami po sa amin ang mga nawalan ng trabaho, nawalan ng ikabubuhay, nawalan ng pera, nawalan ng magandang buhay, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng magandang oportunidad, nawalan ng kung ano-ano pang mga bagay sa buhay namin. Pero naniniwala po kami, lahat po ng mga pagkawalang ito ay temporary lang. Ibabalik po ninyo ang mga pinakamaganda at pinakamainam sa aming po mga buhay. Kaya Panginoon, bigyan niyo po kami ng dagdag na paniniwala sa inyo para patuloy kami maging malakas. To pray namin in Jesus' mighty name. Amen.